Hello. Pwede ba makausap si Clara Del Valle? Sabi naman, oh, yung matalik niya kaibigan ang tumatawag. Ito siya. Pero, ito na. Hello? Ito ba si Clara? Ito yung matalik mong kaibigan. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Si Gary Davis ang pinakamatalik na kaibigan ng anak ko. Ilang ulit ko ba sasabihin sa iyo, Negro? Na kayo lang bimbo sa mga tauhan ko ang dapat makakakilala sa akin. Boss, maniwala ka sa akin. Wala akong pinagsasabihan. Hindi ko nga alam kung bakit kilala ka nila eh. Kailangan makalusot ako dito. Nasisiguro ko na pinaghihinalaan pa rin ako ng salasar na yun na may kinalaman ako sa kasong to eh. Boss, bakit di mo palapitan yung salasar na yan? Kay Bimbo, tulad ng dati, tapalan mo ng pera. Hindi. Hindi pipitsugin yan si salasar eh. Ambisyosong tao yan eh. Pero hayaan mo, kikilatisin natin siya. Mag-iwalay kayo ng lakad ni Bimbo, ha? Alamin nyo kung anong kahinaan niyang si Salazar. Pero tatandaan mo ito, Negro. Malaman ko lang na ikaw ang tumimbog sa akin. Kakaliskisan kita ng buhay. Sige, lakad na! Hello, Bimbo. Si Enrico to. Kaalis lang ni Negro, ah. Tawagan mo si Boy Lintik. Subaybayan nyo. Kapag napatunayan nyo na naguhudas yan si Negro, tumba nyo na. Maraklara, ikaya ko ngayon.
Huwag mo nang pagtakpan ang sarili mo. Kahit hindi ka magpakilala, kilala na kita, Gary. Nang bigyan mo ng regalo ang anak ko, nahulaan ko na kagad na ikaw ang kanyang matalik na kaibigan. Ako nga. Ako nga pinakamatalik na kaibigan ni Clara Del Valle. Ano naman bang kabalbalan tong ginagawa mo, Gary? Bakit kailangan pang guluhin ang pamilya ko? Anong guluhin? Ha? Panggugulo ba yung nagmamalasakit lang ako doon sa bata? At saan mauwi yung pagmamalasakit mo yan? Gusto mong mapalapit kay Clara. At sa bandang huli, magpapakilala ka na. Ikaw ba wala ibang gagawin? Meron, boss. O meron pala eh. Ano ba gusto mo? Ha? Tadya ka kita umalis dito? Papaalis na nga ako, boss eh. Alis na! Alam mo, Mama Ate, wala sa utak ko ang sinasabi mong, ewan ko kung ano yung kinatatakutan mo. Wala, hindi pumasok sa isip ko yan. Sa katunayan nga, hindi ko naman sinabi kay Clara na ako si Gary. Paano si Almira? Sa palagay mo ba hindi kanya makikilala? Gary, wala sa usapan natin to. Ibinigay ko ng lahat ang gusto mo. Ibigay mo naman ang gusto ko. Bakit, ha? Nasa usapan din ba natin na bawal ako magmalasakit doon sa bata? Bakit? Yung perang binigay mo sa akin, upa yon. Para pangalagaan at palaki ng bata. At hindi yung bayad, ha? Para angkinin mong anak ang anak ko. Naintindihan mo? At ito, itanim mo sa utak mo, ha? Itanim mo sa tuktok mo. Anak ko pa rin si Clara. Tita! Hindi ka sumali ka na. Galmusal ka na. Ano, tita? Anong gusto niyo? Kasi ginagawa ko naman yung kape niyo. Kanin o panisal? Baka gusto niyo ibalik ko pa kayo. Kakain ako kung anong gusto ko. Oh, asan na pala si Magali tsaka si Waldo? Nauna na silang kumain, May. Gagawin pa kasi sa talyer eh. Ay! Eksakto ang dating ko! Ang haba talaga ng pako! Ayan! Naku, breakfast. Talaga kakain ako, Mara. Eto nga, may dala na nga akong pang-almusal natin, pang-dagdag, di ba? Tama-tama. Good morning, Cardo. Good morning, Maren daughter. Good morning, Lenita. Teka, hindi mo kasama si Lagring? Ay, naku, si Lagring, mas. Ang nakatoka ngayon doon sa supermarket para maglinis. Kaya eto, libreng-libre akong maglamierda. Ano? Nga, ano ba yan? Dagdag yun na to. Ay, maalala ko nga pala, Lenita. Hindi ba magpinsa kayo ni Gary? So? Bakit? Eh kasi, magkamag-anak din si Gary tsaka si Cardo. Eh di, magpinsan din kayo ni Cardo kasi magpinsan sila, magpinsan din kayo. Ma'am, ito ba bang kumot ang sinasabi niyo? Oh, ito nga yun. Pakidala na lang to sa kwarto ng mga bata. Tulungan mo sila mag-ayos ng kwarto nila, ha? Opo, ma'am. Sige po. Sige. Mommy, kayo bang nag-utos kayo ng Eris sa Chepoy para pumunta sa guest room? Iha, kwarto naman nila Eris at Chepoy yun eh. Medyo natagalan pa nga sila sa paglipat. Paano may mga pinaayos pa ako? Mami, pwede naman sila doon sa servant's quarter eh. Arte-arte naman nila eh. Plano ko sana gawing kwarto na ni Carol yun eh. Siya, hindi bali na. Total, may bala kami ng daddy mo na magdagdag ng mga kwarto. Gagawa na lang namin ang kwarto si Carol. Okay. Salamat naman at sumusunod ka sa usapan natin. At yun naman inaasahan ko na dapat mong gawin. Pero pwede ba, pakiusap lang. Huwag mo naman dalas-dalas ang pagtawag kay Clara. At baka makahalata sa Elmira. At kapag may nangyari sa asawa ko, ikaw ang una kong babagsakan ng sisi. Naintindihan mo ba? Alam mo, Mamante, madali naman kasi ako pakiusapan eh. Ang sinasabi ko lang, ang daling uminit ng ulo mo. Maalala ko nga pala. Isa pa, may ginawa kang nakakapag-init ng ulo eh. Oo, kita mo? High blood ka na naman eh. Talagang nakakataas ng presyo ng mga ginagawa mong kabaliwan eh. Bakit mo ibinaba ang
Presyo ng mga sasakyan ang binenta mo. Nawala pa sa puhunan. Iniimbestigahan mo ba ako? Ha? Pag-iimbestiga ba yung pagtatanong ko? Eh, siyempre magkakamagana kayo ni Cardo. Yung sa akin lang, gusto ko lang malaman kung paano kayo nagkaroon ng relasyon sa isa't isa. O pues, para sa kaalaman mo, hindi ko kamag-anak si Cardo. Si Gary lang ang kamag-anak ko. At kung magkamag-anak man silang dalawa ni Cardo, wala na akong pakialam dun. At kung hindi ka pa nasisiyahan sa mga sinasagot ko sa'yo, pwede, si Gary na lang ang tanungin mo. Gusto na bang kumain? Obvious ba? Lalo na pag ang kaharap ko ganyan, baklang mahadera, hindi bali na lang, no? Bali? At nagalit sa akin yun? Masama ba yung pagtatanong na ginawa ko? Eh, napakabobo naman pala niyang mga tauhan mo eh. Ni hindi man lang nila iniisip na yung buyer ko, ha? Umiiwas lang sa malaking gastos sa kanyang abogado. Natural, palalabasin mo sa deed of sale, maliit ang presyo. Pero ang totoo, ha? Binigay ko ang sasakyan sa tamang presyo. Gary, umamin yung bumili ng sasakyan sa'yo na sa ganung presyo ang pagkakabili niya. Bahala ka! Bahala ka kung sino gusto mo paniwalaan! At kung gusto mo makatiyak, amante, ha? Pumunta ka rito. Bilangin mo ang perang nasa kamay ko. At sigurado ako, magugulat ka eh. Magugulat ka dahil kasi higit pa sa doble ang binihiram mo sa akin pera na nasa kamay ko ngayon. Aasahan kong tutupad ka sa mga usapan natin. At sana, wag na lumampas pa ang turing mong pakipagkaibigan kay Clara. Sorry nga pala, boss. Hindi ko alam na si Amante yung sumagot kayo sa telepono. Hindi, nakahigi nga yun eh. Ganda na rin yung nalalaman niya na ako. Ang matalik na kaibigan ng kanyang anak. Eris, ito na ba talagang magiging kwarto natin? Nakita mo na akong pinalipat na tayo ni Mama Almira eh. Ang ganda, no? Parang hindi totoo. Problema lang ito, si Clara. Tsak na magwawala yun pag nalaman niyang ito na ang magiging kwarto natin. Sinabi mo pa, ba sinugod ka agad si Ma'am Almira kanina at nagre-reklamo dapat daw kwarto ito ni Carol. Bakit? Sino ba dapat ang masusunod sa kanila? Siyempre dapat si Ma'am Almira. Ang sarap nitong kama ko. Subukan mo kay Robin. Naku, huwag na. Baka kalawangin pa yan. Bakit? Wala yata ang galit ka. Ako, hindi. Nakangiting nga ako eh. Bahala na nga kayo dyan. Sandali lang, ha? Galit ba sa ating si Hilo? Ako? Laro na yun. Maglaro na tayo. Sa akin si Tita Linita, Emily. Hindi niya ako pinapansin. Tsaka, ayaw raw niyang kumain. Eh, ano naman ang dapat niya ikagalit sa pagtatanong ng ninang CG mo? Eh, inaalam lang naman niya kung paano niya naging kamag-anak ang itay mo. Alam niyo, Nay, bakit kaya ganun si Tita Linita? Parang asar na asar siya sa atin, eh wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Huwag mo na lang siyang papansinin, Mara. Huwag mong isusumbong sa itay mo, baka iba pa ang isipin nun. Pakibagaya na lang natin ang ugali niya. Nay, bakit hindi niyo kilala si Tita Linita? Ikaw mag-anak pala siya ni itay. Hindi ko rin nga maisip, anak eh. Ni hindi ko nakilala yung mga magulang ni Linita. Eh hindi ko talaga siguro kilala lahat ng kamag-anak ng itay mo.
Sir? Oh, lalo. Pinatawag niya raw ako. Oo. Sarado mo. Ito. Hindi ba nasabi mo sa akin minsan na kung may pag-uutos ako, na kahit na ano, eh, susundin mo ako? Bakit naman hindi ho, sir? Kayo ho ang pinaglilingkurang ko. At saka, sir, malaki ho ang tinatanong kong utang na loob sa inyo. Sabihin nyo lang, kahit nakataya ang buhay ko, gagawin ko. Ang totoo nga nito eh, baka mga anib ang buhay mo sa paggagawa ko sa'yo eh. Kahit humanganib, sir, wala akong problema, nakahanda ho ako. Ano ho ba yun? Tungkol to sa tauhan ni Enrico, si Negro. Gusto ko sanang subaybayin mo ang mga lakad niya at alamin mo ang tunay niyang pagkatao. Ayoko mapahamak si Enrico, kaya tulungan mo ako. Bakit ho, sir? Ano ho ba ang problema? Bala magsabi kay Gary. Ako ha? Nagagalit sa akin yun eh. Tigilan mo ako! Napupwisit na ako, kapipigil mo ah. Pag ako pinigilan mo, magwawala ako rito. Tanda mo, kaya tumigil ka yan. Ando, pabayaan mo siya. O bakit? Ano problema? Yung baklang kaibigan ng asawa mo. Tipong gusto akong pakiraman. Hindi yata naniniwala na magkamag-anak tayo. Gary, pang nagkataon, yung bakla niyan ang magpipisto na may relasyon tayo.